Tutulungan ko si Tito Elias. Tutulungan rin niya ako. Wala na akong tiwala sa'yo. Alam mo ba, Rafael? Pinasundan kita sa mga tauhan ko. Nakita nga nila, pinuntahan mo si Moises. Tito Elias, baka wala mo na ako. Ano ka talaga? Tuso o tuta? Ino-hostage si Moises. Huwag mong sabihin na pinoprotektahan niyo siya. Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan mo magbugbugan pa tayo? Para mapiga kita? Ha, Rafael? Bakit? Ito! Wala ka alam? Saan? Bakit? Okay. Ganito na lang, ah. Mag-uusap tayo tungkol sa mga anak natin. Okay. Sandali, ah. Kailangan mo yan para mukha talagang nakidnap ka. Eh, di ba yun naman ang totoo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin dito, Elias? Hinostage ng tatay-tatayan mo yung anak ko, si Danica! Sinasabi ko na nga ba, pinlano ko na ilayo yung anak mo na yan. Pinabantayan ko kay Marquez. Itong tuso Marquez na to, binayaran na pala ng kuya para pangayin si Danica. Ipinapabot sa akin ang kuya na hindi ko siya pwedeng ilaglag, pero ang ginawa niyang pain yung anak ko! May kasunduan kami ni Tito Elias. Kaligtasan ng anak niya, alang-alang kay Justin. Pag naibalik ko si Danica sa kanya, hindi niya ilalaglag ang GSX. Palulusutin niya si Justin sa kaso. And what about Moises? Hindi ko alam kung nasaan yung bata ngayon. Pero ang alam ko, may nagmamanman pa rin sa bahay nila. Kaya hindi siya pwede bumalik doon, and he cannot be caught. He's implicated in my abduction. At hindi lang yun. Alam mo bang siya rin ang pinagbibintangan na bumarita sa dalawang pulis? Yeah. Yun nga iniiwasan ko. Kumuha ko na asset. Si Edgar Palermo. Inutusan ko siya na siguraduhin niyang ligtas si Moises. Naging biktima rin siya. But you can't be blaming yourself for every collateral damage. You promised that innocent kid that you'll save him in prison. I almost did. Nung naging si Tito Elias, we all knew that he was gonna expose the truth. Ilalaglag niya si Justin, si Papa, yung frat, ako. It was okay. Ano pa magagawa ko? Divine nandun eh. Aswelto na sana si Moises. But then, what? This happened to Danica. Which means, nakikinabang ka rin sa nangyayari.